taong 2014, nanalo siya ng 12 million pesos sa loto. Yun nga lang, ang kanyang winning ticket na plancha. Kaya ayaw ibigay sa kanya ang premyo. Nakarating ang kaso sa Supreme Court at nun lamang nakaraang linggo, nagbaba na ang korte ng pasya. Ibigay ang premyo! Sa mga nakalipas na araw, panay na raw ang kantsaw at parinig ng mga kapitbahay ng dating OFW na si Antonio. Bueno, ano yung pabalato naman? Kahit pambigas lang. Pabalato naman dyan, pang negosyo. Balato, pambili ng van. Our Lotto 642 jackpot prize for tonight is 12,391,600 pesos. 41. Philippines, here are the official Lotto 642 winning numbers which can come in any order. We have 40. Taong 2014, si Antonio ang nagpakilalang may-ari ng Lotto ticket na tumama ng 12.3 million pesos. Yun nga lang, ang kanyang winning ticket, aksidenteng nalukot ng isang taong gulang niyang apo noon. Sa Taranta, plinansya ito ng kanyang anak na si Roxanne. Tuloy ang 5 sa 6 na tinayaang numero na naka-imprenta sa papel, nabura. Pati na ang TSN o Ticket Serial Number, hindi na tuloy mabasa. Nagalit na po ang papa dahil tinapon ko daw po yung 12 million, yun na daw po ang aahon sa amin sa kahirapan. Di iyak po ako ng iyak. Siniraan yung mga pangarap ko. Kaya nawala na rin eh. Siyempre, kaya ako naman inalis ng galit. Siyempre, sabi nga, baka daladalahin ang anak ko habang buhay niyang ganyan. Isipin na isipin. Talaga nang hinayang ako. Siguro naman may awan doon si Bibiya naman. Siguro yun kanya naman talaga yun eh. Pero sa linggong ito, Korte Suprema na mismo ang nag-utos sa PCSO o ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Wala nang pero-pero, ibigay na kay Antonio ang premyo. Sinabi niya sa akin, almost Friday nung gabi, Papa, may nagsend sa akin kaibigan, ibibigay na raw yung tama ninyo. Imposible yan ako. Hanggang sinend niya sa akin mga link, totoo na nga ito. 12 million pesos na jackpot sa loto, Mang Antonio Bekenemen. Halos isang dekada mula nung naitampok dito rin sa KMJS ang kwento ni Mang Antonio, lahat daw ginawa niya para ang kanyang apela. Pagbigyan naman ng PCSO na tanggapin ang kanyang winning lotto ticket. Ito po ang certification galing sa PCSO na nagpapatunay na no October 2, 2014, ang lotto outlet na ito ay nakapagpatama ng 12,391,600 dito. Katunayan, naiisa lang ang tumama. Sa buong Pilipinas na, wala nang tumama kundi isa lang. Humingi pangaraw siya ng tulong sa Kongreso. So, hindi pwedeng ipeke ang number? Yes sir, from the Lotto Terminal. Naka-6 na hearing yata kami doon. Hanggang sa nadesisyonan, dahil sabi niya, huwag kang mag-alala, may bibigay siya ito. Ang kaso niya, umabot hanggang RTC o Regional Trial Court sa Batangas kung saan ang ticket isinumite bilang ebidensya. Ang huli kong year na nahawakan yun, 2019 na. Ingat na ingat, nakaipit sa Bible. Ang desisyon, pumabor kay Mang Antonio. Ito po yung desisyon ng RTC, Herbie rendered in the favor of plaintiff Antonio Mendoza. Pero dinenay at inapela ito ng PCSO sa korte. Obligasyon namin to ensure yung sistemang itinatag, itinalaga ay masunod. If it should be machine validated, it should be machine validated kasi walang human intervention doon. There has to be a very firm system to ensure the integrity ng mga winners kasi baka kung sino-sino lang. Nanalo ko na sa RTC, may desisyon na ang Congress na bayaran nyo. May desisyon na ang Court of Appeal na bayaran nyo. Eh hindi nyo pa rin binabayaran ni. Unang beses lang daw noong tumaya ni Mang Antonio sa loto gamit ang Roleta app sa kanyang cellphone. Sa pagkakaplansya ng kanyang winning loto ticket, hindi lang daw niya pangarap ang naabo, pati pundasyon ng kanilang pamilya. May gitsata di isang bano, kulang 3,000. Lagi na rin akong nagdadasal na sana huwag siya lagi magalit. Hindi mo na maalis ha.
Sadya naman ganun eh. Pag maaalala ko lang kaya ako ganito. Panahon noon, lagi rin siyang mainit ang ulo sa akin. Isip po kasi ako ng isip kasi siyempre, nasa akin lahat yung sisi. Natatakot po ako na mamaya ito na naman, mabubuksan na naman ang issue, baka pagalitan na naman ako. Iyak lang ako na iyak. Nung 2014 na yun, nung tumama ako, almost 1 month akong depressed. Parang masisira na ang ulo ko noon. Malaking panghinaan kasi na tumama ako tapos hindi pa binigay. Dahil sa nangyari, ang anak niyang si Roxanne na nakaplansya sa winning lotto ticket, napilitang mag-abroad. Factory worker ngayon sa Taiwan. 2020, nag-abroad ako, nagpunta ako dito ng Taiwan para syempre makabawi ako sa magulang ko. Yung sa mga nangyari, mabigyan ko ng magandang buhay ang magulang ko. Babayaran daw niya yung kanyang... Sabi ko hindi ko na kailangan ng ano. Ang kailangan ko isama-sama tayo dito. Ang galit ko kasi sa una lang, pag nagtatagal na, nawawala na. Si Mang Antonio rin, bumalik sa pagtatrabaho abroad. Naging consultant sa isang power plant sa Africa. May lumapit sa akin, umuwi ka na at makukuha mo ng pera, huwag ka na maghirap. Umuwi naman ako. Eh sumusweldo ko ng ano doon, 400,000 a month. Eh naka 6 months ako. Eh ngayon ang project ay tatagal ng almost 2 to 3 years. Di sana mas milyonaryo pa ako. Hindi na ako nakabalik, hindi na ako tinanggap. Hanggang ang kanyang mga naipon, unti-unti raw naubos. Nagastos din daw pambayad sa kinuha niyang abogado. 50,000 din ang mga nagastos ko na ano. Wala na ako ng pag-asa. No? Bali, pa part-time lang trabaho ko. Minsan, nag-aahente ng lupa. Walang pag-angal. Naubos na nga lahat na naipondar ko. Tulad nitong huli, kundi nagbenta na ako ng sasakyan para makasurvive kami. Dagdag kalbaryo pa raw nung nagka-diabetes siya taong 2015. Pamakaawa ko, tulong nyo lang sa akin, pambili ko man lang ng gamot. Sa maintenance siguro, naabot din ng monthly ng mga 3,000 to 4,000. Pambili ko na maintenance kong gamot. Matapos ang 9 na taon, nabuhayan sila ng pag-asa nung Korte Suprema na mismo ang nagbaba ng desisyon at nag-utos na ibigay na ng PCSO ang kanyang 12.3 million pesos na premyo. Si Roxanne ang unang nakaalam o nakabasa ng desisyon ng Korte Suprema. Papa, may nagsend sa akin kaibigan, eh ibibigay na raw yung tama ninyo. Kung posible ako. Hanggang sinend niya sa akin ng mga link, totoo na nga ito. Hindi ako makapaniwala. Susunod, makuha na nga kaya ni Mang Antonio ang premyo niyang 12.3 million pesos? Our Lotto 642 jackpot prize for tonight is 12,391,600 pesos. Ibigay niya na po sa papa ko. Talagang nilaban po niya. Kasi alam niya para sa kanya yun. Ang hirap na pinagdaanan. Eh bakit pa nila iniipit? Kukubrahin natin ang kasagutan. As of this time, sa aming pagbabalik. Matapos ang halos isang dekada ng pag-apela ng dating OFW na si Mang Antonio, na pagbigyan ng PCSO ang naplantsa niyang winning lotto ticket para sa jackpot na 12.3 million pesos. Kailan lang, Korte Suprema na mismo ang nag-utos. Ibigay na sa kanya ang premyo. Ora mismo. Sabi ko salamat sa dasal at dinigin niya ang panalangin namin araw-araw. Emotion. Adi, yun nga. Maraming salamat at matatanggap na niya ang kanyang matagal ng minimitin. Gayunman, ipinagtataka ni Mang Antonio na noong Marso pa, nagbaba ng desisyon ng Supreme Court. Pero hanggang ngayon, wala pa raw nakararating na sulat o abiso sa kanila. Nauna pa ibang tao, bago ko nalaman. Yung Supreme Court, siya yung pinakadulo, court of last resort niya kung tawagin. Kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court, ito yung magiging final and executory. Maaring ma-contempt yung agency, tao o grupo na hindi sumusunod sa order ng isang korte. Agad na nakipag-ugnayan si Mang Antonio sa tanggapan ng PCSO. Nung pumunta ako dun sa Supreme Court, nandoon pa raw at dadalhin pa raw sa PCSO by next week. Ang general manager na si Mel Robles may nilinaw. As of this time, wala pa kami nare-receive na formal na
decision from the Supreme Court. So we're confident that it will come, and when it comes, we will act on it, definitely. Hindi rin daw nila inipit ang premyo ni Mang Antonio. Sumusunod lang daw sila sa mga alituntunin. We would like to assure the family of Mr. Mendoza, we will do our best na mapadali ang proseso ng pag-release po sa inyo. It has been determined by the Supreme Court that you are a winner, so we will abide by that. Ilang kembot na lang ho ito. Malapit na ho ito. So, konting tiis na lang po at may enjoy nyo rin. Ako nabunutan ng tinik na sabi ko, ayan na, sinaga po yun ng papa ko. Talaga nilaban po niya. Kasi alam niya para sa kanya yun. Maasa ako makukuha ko to sa tulong din ng media. Taong bayan na ang maghuhusga. Pag nakuha niyo na yun, sir, saan niyo balak gamitin yung pera? Una-una, pauwiin ko muna yung anak ko. Number two, negosyo, educational plan ng apo ko. Yung premium yun, sinabi ko na sa sarili ko na marami pa rin ako matutulungan mahihirap. Umabot man na halos isang dekada para kay Mang Antonio, ang mahalaga, makukuha niya ang talagang para sa kanya. Sana sa lalong madaling panahon. Ako, may purpose yan, tanda yun. Yan yung mapupunta pa rin siguro sa atin, meron lang tamang panahon. Sana maging lesson learned sa mga mananaya. Ilagay nyo sa tama ang sa pamilya. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.